Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na dyan with Evans. Ako po, grabe ha, bagong netizen survey. Hindi ito Okta Research, hindi ito SWS, hindi ito Pulse Asia, kundi netizen survey. Alam nyo ba mga kabibig kung ano nangyari? Nako po! Survey was conducted on social media via Pilipinas News and Federal Parliamentarians PH Social Survey Group last November 1 to the present with 1,797 netizen respondents. So, of almost 2,000 ang respondents, but it's 1,797 respondents. Alam nyo ba, approval rating, 94% ang nakuha ni VP Sara. Oh, tingnan nyo. Netizen ang nagsabi ha, hindi ito gawa-gawang survey na ito. Kundi ang mga tao talaga, 94% approval rating ni VP Sara. Samantala, si Bongbong Marcos ay nakakuha ng 4%. Oh, aminado ba kayo? Ha? Dapat lang 4% si Bongbong Marcos kasi hindi namin siya nararamdaman. Mas nararamdaman pa namin si VP Sara ang OVP tuwing bagyo. Sila pa ang unang always on the ground. At hindi namin nakikita ang pagmumukha ni VP Sara pag mamibigay ng ayuda. Hindi katulad ng iba dyan na si Martin Romualdez, dapat may mukha niya. Eto pa, kabibig, magkano kay Martin Romualdez? 0%. Hulo! 0% kabibig. Oh, nakita niyo naman. Kita ng mga tao. Oh, yung mga akap-akap niya, yung mga paayuda niya, kahit binagyo ang Luzon doon sa Davao na may kaya ng ayuda. Ano yun? Ang bagyo ay nag-transfer agad sa Davao? Yung mga kabibig, anong klaseng ano, eh, brain cells meron siya? Tapos si Cheese Escudero, the tinatawag ng the waiter, 0%. Uy, paano nangyari yun? Kasi naramdaman ng mga tao na iba na ang gustong tahakin ni Cheese Escudero. Noon, di ba, ayaw niya ka Bongbong Marcos. Alam yun naan, yun sa panahon na eleksyon. Magnanakaw, mga sinasabi nila na, ano ba, buliin niyo ang itong klaseng tao. Ngayon, ginawang Senate President, ay, waiter agad. Ayaw talaga. Oo. Tigbigay ng champagne kay madam. Kayo talaga. 0% ang nakuha. Uy, bakit 0%? Naku, grabe naman. Si Cheese Escudero, si Martin Romualdez, nakakuha ng 0%. Wala, ang sakit naman ang puso niya. Wala talagang, yung akap-akap, yung mga 5,000 cash! 5 kilo, vagash! Hindi effective. 0%. Approval rating, netizen na ang nagsalita. Si Alexander Gizmodo, buti pa itong si Chief Justice, no? Hindi pa epal, wala masyadong interview, naka 2%. Hindi ito kilala. Chief Justice Gizmodo, sino ba yan? Hindi yan pa epal, hindi yan na mabigyan ng ayuda. Hindi yan malaking tiyan. Huh? Hindi yan tambaluslus, kayo talaga. Naka 2%. Pero si Romualdez na always present, 0%. Si Cheese, na palagi nakikita natin sa interview, 0%. Eh si Bongbong, presidente natin, makit 4%. Hala oy, ano nangyari mga kapibig? Ito na ba ang tinatawag na ang kung ang masa na ang magsalita, malalaman mo talaga ang tunay na pulso ng masang Pilipino. Paano yan? Ano kaya sasabihin ng mga trolls? At ito pa mga kapibig, nabasa ko, ito na. Grabe pala ang nangyayari ngayon. Totoo daw ang chismis na parang iba na talaga ang relasyon ni Romualdez at mga Marcos. Oo, nako. Grabe kabibig. Ito kabibig ha, nabasa ko lang ito sa Pambansang Dalaga ng Pilipinas page. It's a puwera si Tambi lately sa mga lakad. It's kinda rocky daw lately, on the verge of blank. At repost ito ni Miss Cathy Binag. Sabi ng iba, huwag kayong maniwala, acting-acting lang yan. Para hindi madamay si Marcos sa mga ginagawa ni Romualdez. Para hindi madamay si Marcos kung kakasuhan si Romualdez sa mga senador. Uy,
May kasukaso ba mangyari? Hindi natin alam ka, Bibi. 4 years from now, kung pag wala na si Bongbong Marcos sa pagka-presidente, of course, iba na ang presidente. Pag si Bibi Sara na ang presidente, eh talagang titingnan ni Bibi Sara ay kung ano ang ginagawa ni Romualdez. Kung paano yung ginasta ang bilyon-bilyones na pera. Naka, rocky road na daw ang relasyon ng Marcos at Romualdez. Baka sinabihan na ni Super Ate ang mga Marcos na, oy, ano, tingnan yung nangyari ngayon. Oh, dapat sana uni-team. O, ikaw, Marcos. Oh, ikaw, ano, Bongbong. Ano nangyari ngayon? Akala ko uni-team. Akala ko babaguhin natin ang pangalan natin. Akala ko pababanguhin, ibabangon ulit ang pangalan natin. Mas lalo tayong pumangit. Mas lalo tayong naging tae. Ay, nako. At may bidyong kumakalat ngayon na hindi na nagpapansinan itong si ano, si Sandro Marcos at si Martin Romualdez. Hala, ano kaya naging rason? Ito na ba ang sign na talagang there's something rocky road sa kanilang relationship? Ay, Kabibig, huwag kang maniwala. Drama lang yan, uy. Para sabihin na talagang hindi na sila okay. Para si Sara Duterte, maniwala naman sa mga Marcos. Ako, Sara, huwag ka nang magpabudol pa. Na budol once, not budol twice, Sara. Kasi pag budol twice, naku, boba na. Panga na talaga, super. Diba? Oh, ito ang video. So, ito daw yung video yung kumakalat ngayon kung saan nagdidmahan daw itong si Martin Romualdez at saka si ano, yun ba yan? Sandro Marcos. So, nangyari ito sa kamaran. Dapat sana mag-handshaking yung dalawa at magbatian, mag-beso-beso. Hindi mag-beso-beso. Pero nakita ng mga netizen na parang hindi nag-uusap yung magtiyuhin. Bakit kaya? Ay, part ba ito sa kanilang script? Stick to the plan nga ba? Nako po. So ano sa palagay niyo, Kabibig? Maniniwala ba tayo sa mga drama-drama nila? Ay, ewan ko. Basta ako, pakiramdaman ko lang yung mga actions nila. Oo, yan daw mga Kabibig. Oh, didmahan daw. Trending daw yun. Ay nako, hindi ako maniniwala dyan. Uy, yan pa ang drama-drama nila. Basta ako naniwala ako kay Bibi Sara na siya talaga ang tunay na nagmamalasakit sa Pilipinas. Siya si Romualdez. Hindi yan. Kaya nga 0% sa na sorbi ng mga netizen. Oh, di ba? So yun na nga mga Kabibi. So naniwala kayo na nagdidmahan si Sandro at saka si ano, si Martin Romualdez. E baka, ano lang ito ba, drama lang nila ba? Para talaga masakyan nila ang mga chismis na medyo there's something rocky road sa pamilyang Marcos at Romualdez. Pero ako, hindi ako maniniwala. Oy. Eh, ano? Silang dalawa, mga Marcos at Romualdez, magkaaway? Magkagalit dahil kay Lisa Marcos? Hindi pwede yan. Kasi alam nyo na kung ano ang gusto na sa bansang Pilipinas. E sila nga, ang close kumpara kay Bibi Sara. Oh, naging presidente si Marcos. Sino bang palang kasama ni BBM? Diba si ano, si Romualdez sa lahat-lahat ng mga travel outside the Philippines, sila magkasama. Oh, si Bibi Sara, Echopuera. Diba? So, yan, magkagalit. Malayo pa ang 6 years term ni Marcos. So, hindi pa yan magkagalit-kagalit. Magkagalit yan pag malapit nang ma-end ang term ni Marcos. At yan si Tambaloslos na may ambisyon na maging presidente. Nako, sabi sa niya pa, tukbo na niya sinang si Lisa, sina ano, sina ma, ayun si BBM, nako. Ano yan? Sasakin niya sa likod. Kasi kailangan yan pabanguhin yung pangalan niya. Alata naman, Kabibig. Hindi naman tayo bobo at tanga na hindi natin makikita yung mga ginagawa nilang paayuda-paayuda. Para saan yung paayuda-paayuda? Para lang kay BBM? Para babango ang pangalan ni BBM? Bakit pa dapat pabanguhin ang pangalan ni BBM? Eh, presidente na siya. Dapat na pabanguhin pangalan yung kay Romualdez. Para mas lalong sisikat yung pangalan niya, tataas yung trust rating niya, approval rating niya. E paano yan? Let's sorbe, 0%. Ayaw kay Martin Romualdez ang mga tao. Kahit binigyan pa ng 5,000 pesos or 5 kilong bigas, wala pa rin. Walang kaamur-amur ba? Ang tawag dyan, alam ng tao kung sino ang plastic. Alam ng tao na ginagamit sila. Ramdam ng mga tao, oy. Hindi naman walang puso at mga tao at walang hindi marunong mag-obserbar ang mga tao yung pamimigay nila. Parang butbayeng na yan, oy. Noo, yung mga tao talaga tanggap ng tanggap kasi pera natin yan, eh.
Sabi ng tao, tatanggapin ko to kasi grasya to. Oh, grasya. Pero pag election, eh, sorry, hindi kita ibuboto. Eh, sino ka ba? Ay, tutulong ka lang kasi nangangailangan ka namin. O nangangailangan ka namin kaya tumulong ka. Ay, drama. So, yun lang po, mga kabibigang ating latest libag-libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news sa ating pag-uusapan. At sa ating mga OFW dyan sa Amerika. O, maghintay-hintay tayo sa mga update, ha? Totoo ba ito na yung mga undocumented na mga Filipino sa Amerika ay dapat ipa-deport na ni Trump? Nako, ano ba naman yan? So, yun lang po, mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.